Hello po mga kababayan, kumusta na po kayo? Welcome po sa first episode ng ating reaction videos. Unahin natin ang contents ng isa sa mga vlog ng ating hinahangaan at magaling na character actress, si Dexter Doria. Hello po! Makikita natin na ang kanyang setting ay sa isang classroom at obviously, teacher ang character na ipinoportray niya dito. At ang kanyang lesson of the day, golden era ba ang martial law years? Point by point ang gagawin nating reaction. Simulan natin. Ang nakapost sa social media, sabi raw ng kanilang mga lolo at lola, maayos na maayos ang Pilipinas noong panahon ng martial law. Libre daw ang tubig at kuryente. Hindi ko alam kung nagjo-joke siya rito eh. Pero kung totoo na may nakita siya nakapog sa social media na sinasabing libre ang kuryente at tubig noong panahon ng martial law, dapat hindi niya nalang pinatulan ito. Walang kawawaan. Obviously, chismis o fake news ang nasagap ni teacher. Disiplinado daw ang mga Pilipino. Sagana ang buhay. Hindi ako sigurado kung ano ang lahing pinagmulan ni teacher eh. Pero sa kanyang pagsasalita at itsura, mukha naman siyang Pilipino. Kaya nagtataka ako kung bakit naatim niyang insultuhin ang ating mga kababayan na namumuhay na may disiplina noong panahon ng martial law. Kung ang iba ay hindi naging disiplinado, eh hindi niya dapat idamay ang lahat. Huwag siyang gumawa ng sardonic, sarcastic, general and sweeping statements that ridicule the entire Filipino race and Filipino law-abiding citizens. Ituloy natin. Our lesson for the day. Fact-checking. Magsiyasat tayo gamit ang mapagkakatiwalaang impormasyon. Hindi lang Facebook, ha? Isipin nyo, si Marcos ang pinakamatagal na umupo na presidente. From 1965 to 1986. 21 years. 14 years doon martial law. Nadinig natin siya ang sabi, 21 years na naupo bilang presidente si Ferdinand Marcos at 14 years doon ay martial law. At pinapayuhan niya tayo, dapat daw ay magsiyasat gamit ang mapagtitiwalaang impormasyon. Sige, sundin natin si teacher. Itanong natin, totoo kaya yung sinabi ni teacher na ang martial law na idineklara noon ni Pangulong Ferdinand Marcos ay inabot ng 14 na taon? Dito sa officialgazette.gov.ph, nasabi rito, President Ferdinand E. Marcos signed Proclamation No. 1081 on September 21, 1972, placing the Philippines under martial law. At mula pa rin sa source na nabanggit, ganito ang sinasabi, martial law would officially end January 17, 1981 with Proclamation 2045. O, fact-check natin, ha? Malinaw. Ang martial law ay nagsimula sa pamamagitan ng Proclamation No. 1081, ang petsa September 21, 1972. At nagtapos naman ito sa pamamagitan ng isa pa uling proclamation, ang numero 2045. Ang petsa, January 17, 1981. Kaya, maliwanag, ang martial law na idineklara ni Pangulong Marcos ay hindi pa inabot ng 9 na taon. Mali yung nasa lesson plan ni teacher. Beep. KWTR